Tony Vega? Tony? Tony Vega? Iha, may oras ka mag-lipstick pero nakalimutan mo magbasa. Class, kung hindi kayo handa sa klase ko, huwag na kayo pumasok. Sinasayang ninyo yung opportunity to sit in my class and learn. Kung nandito kayo para sa pera, impluensya, kapangyarihan, I understand. But that's not what I'm about. I'm here to teach you how to solve problems. To fight for what's fair. Who knows? The next life you could be saving is your own. Mag-aabogado si Paco. Sa awa ng Diyos, sa Nobyembre, magbabar na siya. Isa na lang talaga yung anak kong munso, si Doming. Ma'am, sige po. Upo po kayo. Salamat. So, Sonia, ba't ayaw mong tanggapin yung scholarship? Malaki may tutulong nun sa inyo. Eh, paglisensyado na po si Paco, papag-aralin naman niya yung kapatid niya eh. It's amazing, alam mo, kung paano mo na itaguyod ang mga anak mo mag-isa. Ma'am, simula nung mawala yung tatay ni Paco, tapos iniwan kami ng tatay ni Domeng, hatanggap ko naman po na wala na ako yung mga maasahan, kundi sarili ko na lang. Tsaga lang po talaga, ma'am. Mahirap, pero kayang-kaya po. Kaya masakit po sa akin pag nakakita ako ng mga batang alam mong gustong-gusto mong mag-aral, pero wala po silang makapitan. You know, you remind me of Edward. Yan din ang gusto niya. Yan ang naisip niya noon eh. Kaya sinadya niyang gawing abot-kaya ang mga policies ng EduCare para makatulong sa mga magulang na katulad mo. Kaya nung bumagsak ang EduCare, that really destroyed him. Pati ako eh. I mean, ilang buhay ng mga bata ang nasira dahil sa EduCare. Kaya ako siguro pinagpipilitan sa'yo itong scholarship. Kasi dati wala akong magawa eh. Tumakas ako sa responsibilidad namin sa inyo. Kaya Sonia, I really hope you find it in your heart na mapatawad ako sa pagkukulang ko sa'yo. Pagkukulang ko sa mga anak mo. Ma'am, wala naman po akong karapatang ibigay sa'yo yung hinihingi mo eh. Hindi po ako Diyos. Tao lang po ako. Naghahanga din ang kapatawaran. Ma'am! Ma'am, Tony, Vega. Iho, if you're one of my students, you should know. Kung may tanong ka, ask me in class. Ay, hindi po, ma'am. Graduate na po ako. Gusto lang po sana magtanong tungkol sa job posting niyo sa law firm. Eh, mag-a-apply po sana ako eh. Ngayon talaga? Dito? Sa akin? What's your name? Francisco Alipio po. Ay, ma'am, naging estudyante niyo po ako sa Cream 2 dati. Sorry, hindi ko maalala. I just remember the best in my class. Usually sila ang tinatanggap ko sa Vega Antonio and Associates. Ganun po ba? But go ahead and apply. Kahit sino naman pwede mag-apply eh. Pero mapili ako sa mga kinukuha ko. I usually ignore those na kinukulit ako with senseless questions, especially on my lunch break. Good luck! Handled by the caterer. Hi! Good morning! Si Ma'am Jean po kaya? Ay, bakit wala ba siya dun sa office niya?
Wala po eh. May kailangan akong papirmahan sa kanya. Sinabay ko na rin yung listahan ng mga bisita ni Sir Jacob. Oh, I'll handle that. Thank you. Okay. Mm-hmm. Okay. Naku, mukhang so sobrang headcount natin. Ayun, tinan mo, wala pa dyan si Sonia at saka yung mga anak niya. Invited po mga alipyo? Is there a problem? Alam na po ba ito ni Sir Jacob? Okay lang daw sa kanya? Birthday naman ito ng mommy ko. So, bisita namin ang mga alipyo. Yun ang importante. Pasensya na sa abala ha, Sonia. At saka, salamat din sa pag-welcome sa akin sa bahay niyo. May pinaplano kasi yung anak ko si Anna na party para sa akin sa birthday ko. Kailan po? Ay, Ma'am, happy birthday po! Hindi pa ngayon. Next week pa. Pero ngayon pa lang, iniimbitahan ko na kayo, ha? Nakakahiya po eh. Kung gusto mo, padalhan na lang kita ng isaw. Sonia, tandaan mo dun sa ospital. Tinanong ko kayo ni Paco, umuo kayo eh. Ma'am Jean, kasi po... Sonia naman, tinanggihan mo na yung scholarship ko. Pati pa naman tong invitation ko pang party ko, tatanggihan mo. Sige, Sonia. Mauna na ako, ha? Sige po. Ingat, ma'am. Salamat. Mang Rendon! Oh, sino yan? Si Unyo ho! Unyo? O sige, pasok kayo! Tara, tara! Mang Rendon! Oh, ano yun? Siya nga po pala yung sinasabi ko sa inyo na naghahanap ng racket. Si Doming ho. Hello po. Alam ba niya yung pinag-usapan natin? Oh, dito ko po pipikapin yung epektos. Tapos po, di-deliver ko sa bayan. 150 po kada delivery. Magaling. Sadali lang, ha? Kailan ka ba pwede magsimula? Ano po bang di-deliver ko, Manong? Baka po mamaya drugs po yun, ha? May kalokohan din pala itong tropa mo, eh. Hindi, palabiro lang po talaga yan. Naniniguro lang po. Baka patayin po ako ng nanay ko, eh. O yan, mukha bang illegal sa'yo yan? Manong, ano po bang kailangan ko i-deliver dyan? Baka pwede na po ako mag-umpisa ngayon. Jing, so, itinuloy mo pa pala ang pag-iimbita kay Sonia. Yeah. Have you checked on the guest list? It's full of clients and employees. Come on, I want to have someone there. Someone I can call my friend. Alam ko, Han, kakakilala ko lang sa kanya. Pero, mabait si Sonia. Kung oportunista siya, siguro sinunggaba na niya yung in-offer ko sa kanyang scholarship. Pero hindi eh. To be honest, she turned it down twice. Really? Maybe. Maybe if you give them a chance. After this party, kung hindi ka pa rin convinced, sige, hindi ko na sila ipipilit sa'yo. Pero for now, it's my birthday. Sige na. She really means that much to you? Mm-mm. I don't know why, pero magaang ang loob ko dun sa mag-ina eh. Kukontrahin ko pa ba ang may birthday? Ibig sabihin, pumapayag ka?
Thank you. Thank you, thank you, thank you. Mula ang umpisa, hindi ako nagduda na makakalaya ang kliyente ko. I always knew that my client is innocent. And now she's free para makasama na niya yung pamilya niya. Matibay ang paniniwala namin that somebody's trying to get rid of my client. Isang malaking tao na involved sa pagkamatay ni Edward Lamoste. Oh, karina ka pa dyan ah. Akala ko ba kailangan mong magbasa-basa para sa bar exam mo? Eh, nainaaral ko po yung bago at saka lumang kaso ni Atty. Vega. Baka pag tinanong niya ako bukas, wala akong masagot. Niya? Opo, may opening po sa Atty. Vega bukas eh, kaya nag-apply ako. Eh, nagulat nga din ako kasi bigla akong tinawagan, pinapapunta ako sa opisina nila. Bakit? Para ho ata sa interview. Hindi, ang ibig kong sabihin, bakit kailangan mo mag-apply? Eh, kailangan mo mag-focus dyan sa review mo, diba? Tsaka yung mover, paano yun? Ay naman eh, nakausap ko na si Aling Pinky. Mamamasada ako after working hours. Tapos tuwing weekend naman, ito gagawin ko. Mag-aaral ako. Ah, hindi obra sa akin yan, Paco. Hindi ako papayag dyan. Bakit naman, Nay? Eh, ano gusto mo? Ano yun? Papatayin mo sarili mo? Hindi ka matutulog? Hindi ka magpapahinga? Nay naman. Tsaka, Paco, tinitiyak ko sa'yo magulo doon. Yung mga kasong hawak ni Atty. Vega, baka pati ikaw, malagay ka sa alanganin. Nay, parito talaga ng trabaho namin yun. At saka ito talaga yung pangarap ko. Eh kung gusto ko talaga maging magaling na abogado, malamang gusto ko matuto sa magaling talaga. Eh, marami namang pwede dyan. Eh, doon ka na lang pa ako. Ang problema, Nay, nag-apply na ako. Kung hindi ako sisipot doon, mabablocklist ako. At saka hindi naman sigurado kung tanggap ako, di ba? Pero, sana. Tataas yung... Kahit yan anong gawing iwas ko, hindi ako makakatakas. Isa na salamat na yung buhay namin eh. Nung una, si Ma'am Jean. Tapos ngayon, si Ana. Tapos napapalapit na ngayon ng anak ko kay Atty. Vega. Sonia, di bang sabi ko sa'yo? Sa tuwing... Tataas yung paano ko patatahimikin ang konsensya ko. Sa tuwing tinitingnan ko si Paco, takot yung nararamdaman ko, lalo na ngayon. Paano kung... Ibig mong sabihin, gusto mong pigilan ang anak mo? Pinakiusapan ko po siya. Ayaw niya pong makinig sa akin eh. Eh kung yun ang pangarap ng anak mo, maaati mong hadlangan? Tataas yung hindi ko na rin alam eh. Hindi dapat malaman ni Paco ang totoo. Kung makukulong ako, nakahanda ako dahil ako ang may kasalanan. Ang hindi ko maatim ang madamay si Paco at si Doming. Masisira sila dahil sa akin, lalo na umisa pa lang ang buhay ng dalawa kong anak. Natasyo, hindi dapat malaman ni Paco ang totoo. Out of 100 applicants, pinili namin kayo based on your academic standings. Pero hindi ibig sabihin na tanggap na kayo dito sa Vega Antonio and Associates. Think of this as your final interview. So today, ia-assign namin kayo sa iba't ibang cases na hawak ng firm. Excuse me. And in the next 2 weeks, sasalain namin ang pinakamagaling. Ay, sorry po, ma'am. Sorry po. Ma'am, saan po dito yung kay Atty. Vega? Kulang na isa? Sorry po. You're late. Sorry po, may nampag... Don't do that again. It's so unprofessional. Atty., may package po para sa inyo. Kanino daw galing? Wala pong nakasulat. Don't be scared. Kung sino man na nagpadala nito, gusto lang manggulo at manakot. Pero nagkakamali sila ng binangga. I've dealt with bigger snakes than this.
mo agad pag ready na yung CCTV footage, ha? Gusto ko malaman kung sino nagdala ng ahas na yan dito. Sige po, ma'am. Attorney, ma'am. What are you still doing here? May assignments na po kasi yung mga kasamahan ko. Ako wala pa. Ay, yes, saan wait. Saan po yun sa akin? Okay lang. Just wait. Sige po. Here you go. Salamat po. Attorney, yes, I wanted to discuss something with you. Na lang, naabutan pa kita. Kala ko, magsasara ka na eh. Di ka pa naghahaponan, ano? Nako, masama yan, nagpapalipas ka ng guto. Kalahating kanin, sabaw, at tatlong barbecue. Talagang kabisado mo na ako, ah. Oh, yung mga binata mo, kamusta? Eh, nakita ko nga pala si Paco kanina, nag-aabang ng jeep. Ayun, busy yun. Madaming inaabala. Nagsisimula na ba yung review niya? Eh, sana nga nagre-review. Oh. Eh, baka maubos lang yung oras niya sa bagong trabahong pinasok niya eh. Saan? Kay Attorney Vega. Nako. Matindi yung attorney yun. Hindi kami tinitigilan yan sa kakatanong tungkol doon sa investigasyon namin sa kaso ni Gabriel. Bakit, Joe? Eh, seryoso yatang palayain niya si Gabriel eh. Paano kung nakalaya siya, Kuis? Anong mangyayari sa kaso? Eh di, wala na. Pero magsisimula ulit sila ng bagong investigasyon para malaman kung sino totoong pumatay. Talaga, Kuis? Hindi siya natatakot sa ahas? Alam mo noon pa, alam ko na malakas yung loob ni Attorney Vega, pero hindi ko naman alam na ganun siya katapang na tao. Nakaka-elibs yun, ah. Pero, Kuis, di ka ba natatakot? Kung totoo mo may nagbabanta sa buhay ni Attorney Vega, baka madamay ka. Alam mo, Meng, walang mangyayari sa atin kapag magpapadala tayo sa takot. Sige. Saan ka? Ah, magde-deliver ako ng dried mango sa bayan. Kailan pa? Bago lang. Ay, Kuis, 150 per delivery. Oh, saan ka pa? 150? Ang laki nun, Meng, ha? Sigurado ka ba legal yan? Legal to, no? Sinig ko nga eh. Ayan. Ayan. Pag yan alaman ni nanay, sinasabi ko sa'yo, Meng. Nako. Kuis, gusto ko lang mag-ibon, kahit unti-unti lang. Eh, gusto ko tang gayahin eh. Naabot mo yung pangarap. Sige. Basta huwag mo sasabihin kay nanay na nangyari sa trabaho ko. Ikaw rin pala eh. Eh, alam mo naman yun eh. Ano mag-alala si nanay? O ano? Deal or no deal? Siyempre, deal. Ay, naman pala eh. Madali ka naman pala kausap eh. Joe, kausapin mo naman si Paco. Sa'yo lang naman nakikinig yun eh. Kausapin ng ano? Na huwag na siyang tumuloy kay Attorney Vega. Ayaw ko kasi siyang masaktan. Anong karapasan ko? Alam mo naman kung gaano kagulo yung kaso ni Gabriel, di ba? Chu, ayoko mapahamak si Paco. Ayoko siyang madamay. Oh, sige, sige, sige. Ganito na lang. Tsetsempohan ko si Paco. Pero hindi ko pinapangako na makukumbinsi ko siya, ha? Dahil sa huli, desisyon niya pa rin ang masusunod. Salamat. Napakasaya ng buong pamilya namin. DG, dahil sa wakas, nasentensyahan na si Gabriel. Finally, may hustisya na ang pagkamatay ng malapit kong kaibigan. And now, Gabriel can fight all he wants, pero hindi pa rin kami aatras. Dahil sa huli, mananaig pa rin ang katotohanan. And true justice will always prevail. Hindi obra sa akin yan, Paco. Hindi ako papayag dyan. Tinitiyak ko sa'yo magulo doon. Yung mga kasong hawak ni Attorney Vega, baka pati ikaw, malagay ka sa ananani. You free tomorrow?
Hello, Paco? You don't have to call. Eh, ma'am, ali naman ako eh. Anong bang atin, ma'am? Magpapasama kasi sana ako sa'yo bukas para bumili ng stuff for my mom's birthday. Invited kayo, ha? Wow naman, ma'am. Nakaka-touch naman. O yung bukas, baka pagbuhating kita, okay lang ba yun? Ako pa ba, ma'am? Nakita niyo na ba yung braso ko? Tsaka may kailangan din pala akong sabihin sa inyo, ma'am. Okay, sige. So it's a date then? Date? Yaya, pinalitan niyo pala yung cater, ha? Paco, I'll call you again, ha? Okay, ma'am. Bye. Ay, naku, wala akong alam dyan. Si Anang nag-aasik... Eh, sana sinabihan niyo muna ako. I'm sorry, Tito. I didn't know we had to get your approval. That's Tito. Not what I meant. Paborito ng mami mo yung dating caterer na yun. Not to mention, yung may-ari is one of my biggest clients. Then we'll just invite him then, as a guest. You don't understand, Ana. In real estate, importante ang client relations. Di sana inabisuhan mo muna ako para kausamin ko muna siya. My God, Tito, it's just a caterer. Ana, I don't know what Ana. You... Jacob, ganito na lang ha. Sa susunod na event natin, sila na yung kukunin nating caterer. Ana, halika na. Sige na. Marami pa tayong gagawin sa loob. Excuse us. Baby girl, amiss ka na ng papa. Boy, ano? Nakabukas ano kasara? Pareho din yun eh. I love you. Tatago liat. Babay ka na sa ninong. May date yan. Ba? Anong date? May hindi date. Date. Bye-bye. Ano ba? Nagpapasama lang si Ma'am Ana. Ay, kaunting pasyal na rin, pero hindi nga date yun. Papasama lang ba? Kaya pala di ka mapakali sa forum mo. Nanghiram ka pa ng polo sa akin. Wala naman, kailangan presentable ako, no? Tsaka hindi ako nakapaglaba, boy. Samboy, tapos na ba yung niluluto Ninang. Mo? Tapos na, iniini na lang po. Ang pogi mo ngayon, ha? Ah, salamat po. O, dalian mo na yun at gutom na ang tatay mo. Oh, iniini na lang po, sandali lang. Paco. Po. Dito ka na kumain, ha? Ay, may date yan, Nay. Dapat nga, gutom yan pagdating ano dun. May date. Wala po. Oh, sige, maiwan ko na kayo. Ah, sige po. Salamat po. Talaga ko. Alam mo, Tisoy, ngayon lang ito ulit nakita ang ganyan kakulong sa sarili mo. In love ka, no? Talaga. Huwag ka magsisinungaling, ha? Uhugin pa lang tayo, magkaibigan na tayo. Ha? In love ka. Eh, boy. Hindi ba naman sa in love, no? Pero... Basta tayo ba siya, eh? Tinamahan ka sa kanya, promise. Sure ako. Sana huwag lang sumabit. Halika na, planchayin natin yan. First date yun, di ba? Makabuli ka ng planchay. Hindi nga. Lapit na po ako. It's Mom's 12th birthday without you. We miss you very much. Your mover has arrived. Balita mo ako, ha, attorney. I-update mo ako sa bawat kilos ng abogado ni Gabriel. Jacob, relax. Si attorney Vega, she's no threat. I know that. But still, kailangan lagi tayong one step ahead sa mga strategy niya. Okay. Yeah? Ah. Just call me. I'll see you. See you. Take care, ha? Sir, good afternoon po si Ana. Paco, right? Opo. Ang lakas din ng loob mo ipagmaneho yung stepdaughter ko after what happened. Pasensya na po, sir. Aksidente po kasi yung nangyari. Listen, you look like a reasonable young man. Kaya sana tapatin mo ko. Ano ba talaga ang motibo mo?
Kayo na nanay mo. Ano ba ang motibo niyong dalawa? Sir, hindi ko po kayo naiintindihan. Nakakapagtaka kasi. Sabay pa kayo lumalapit sa pamilya ko. Ano ba balak niyo? Kasi I'm warning you, Paco. Kung ano man yun, huwag mo nang ituloy. Kasi I'm willing to do everything in my power para protektahan yung pamilya ko.